paano ba tayo makakatipid sa pagkain ng ating mga alagang baboy, lalo na itong ating mga patabaing baboy at yung ating mga inahin. Ayan. So, kung tayo magpatuloy sa ating topic for today, ayan, paklik naman po ako ng subscribe button and yung ating notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga munting video. Yan, dahil 2 months and 2 days na ng ating mga baboy and haluan na natin yung kanilang pagkain. Yan, meron na tayong feeds and dadagdagan na natin siya ng babang ng mais. Ayan, so 2 sukat ng ating feeds and bale 3 sukat naman ng ating babang ng mais. Ayan. So, nagdadagdag na tayo para ma-less yung cost natin sa pagbili ng ating feeds. Kasi nga, mataas na yung presyo ng feeds ngayon. So, kailangan natin maghanap ng alternatives na ihahalo na pwedeng-pwede sa ating mga alagang baboy at hindi maaapektuhan yung kanilang paglaki. Ayan, kung makikita nyo, ayan, nag-aaway pa sila kasi gustong-gusto nila yung ating hinalong babang ng mais. Kaya tayo ng kangkong, isa yan sa source ng ating pagtitipid ng ating mga pagkain ng ating mga baboy. Ayan. So, itong kangkong is hindi naman natin sila binibigyan ng daily. Kukuha si daddy ng ating kangkong. Ayan, dito lang sa ating may likuran. Ayan, ito rin yung ating binibigay sa kanila. Pero hindi po siya araw-araw. Ayan, every two times a week lang tayo nagbibigay sa kanila. Ayan. Kasi hindi natin sila pwedeng laging lagyan yan. Kasi nga, syempre, sanay sila sa feeds. Pang ano lang to, pang tanggal umay sa feeds nila. So, meron pa tayo doon. Tayo kukuha. Ang daming kangkong dito. Diba? Hindi na yung bibilhin. So, ayan. Nandito tayo sa likod. Diyan, kukuha tayo ng kangkong. Ibibigay natin sa ating mga alagang baboy para balance yung nutritious na nabibigay sa kanila. Dahil nga, nagdadagdag na tayo ng babang ng palay at babang ng mais sa pagkain nila. Pwede rin yung mga talbos ng kamote, pero meron sa amin ay talbos ng kangkong. So, ito na yung ating ibibigay sa kanila. Ayan. Pwede rin yung ano ng saging, saha ng saging. Ayan. So, kung ano yung available sa inyo, yung ating ibibigay sa ating mga alaga para makatipid tayo sa pagkain nila. So, ang dami dito. Ayan. So, doon pa, marami. Ayan. So, marami. Pero hindi natin siya pwedeng laging ibigay araw-araw. Kasi magbabasa yung tayo ng ating mga alaga. Ayan. Diba, malapit na mapuno yung isang timba. So, kailangan natin maghanap ng mga ibang pwede nating alternatibong ibibigay na pagkain sa ating mga alaga dahil sobrang mahal ng feeds ngayon. Okay nga. Ano yan, mas ma-nutritious. Kailangan din ng ating mga alaga. Tapos na kami. Ibibigay na natin sa ating mga alaga. Ayan na. Saan dito tayo sa ating kulungan? Ayan lang tayo. Doon lang tayo kumuha sa likod. Ayan. Ibibigay natin sa kanila. One. So, kumain na sila ha. Nagbibigay na tayo ng feeds and nagbibigay tayo ng itong kangkong pang dagdag sa kanilang kinain. Ayan. So, yung merienda nila and gustong-gusto nila to every time na nagbibigay tayo sa kanila dahil syempre iba yung lasa niya. Ayan. Pero hindi kami nagbibigay everyday. Ayan. So, hindi tayo nagbibigay araw-araw sa kanila nito. Twice a week lang. Kaya tayo magpatuloy sa ating topic for today. Ayan. Paklik naman po ako ng subscribe button and yung ating notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga munting video. Ating mga patabaing baboy, itong ating mga fattening, ayan, dahil nagtataas yung ating bilihin ng feeds, ayan. Nag-decide na kami na magbigay sa kanila nung ating mga alternatives na pwede nating ibigay sa kanila na kasama ng feeds na ibibigay natin sa kanila. Ito ay ang babang ng mais. Ayan, nagdadagdag na tayo ng babang ng mais sa kanilang pagkain. And nagbibigay din tayo sa kanila nung kangkong every twice a week. Ayan. Yung pagbibigay na rin ng kangkong sa kanila is kasabay na rin nung ating mga inahin. Ayan, bale, 2 months and 2 days nung ating mga
patabaing baboy o ating mga biik. Ayan, so pwede na natin silang bigyan o haluan ng ating mga pwedeng ibigay sa kanila na alternatibo. Ayan. So, yung mga 1 month natin, yung mga nakalipas, is nakapurong feeds po yung ating mga alaga. Ngayon lang po tayo nagdagdag kasi nga po, ayan, sobrang butas na yung ating bulsa sa bilihin ng ating feeds. Pero tingnan nyo naman yung kanilang katawan. Ayan. Diba? Sinabi sa kanila ay ayan, grower na feeds na may halong babang ng mais. And yan, nagbibigay din tayo sa kanila ng mga kangkong. Minsan naman yung pinagbalatan natin nung yung watermelon. Ayan, yung pinagkuskusa, yung balat ng watermelon. Ayan, binibigay natin sa kanila pang refreshment nila. And syempre may nutritious na makukuha din yung ating mga alagang baboy. Yan, kita-kita yan sa katawan nila, diba? Ayan. Yan yung katawan ng ating mga 2 months and 2 days nating mga baboy. And ganun din yung ating mga alagang inahing baboy. Ayan, ang bibigay din tayo sa kanila ng mga kangkong. And syempre, babang na palay naman sa kanila. Ayan. So, sa ating mga fattening, ang binibigay natin inahalo ay babang ng mais. Ayan. So, hindi pwede yung babang ng mais sa ating mga alagang inahin kasi nga mainit masyado yung babang ng mais para sa kanilang mga baby sa tummy. Nilang pagkain. Lalo sa panahon ngayon, dahil ang mahal ng ating feeds, para medyo malaki naman yung ating balik na income o yung net profit natin, kumbaga.